Hello mga ka-Pixie! Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating daily tarot scope mga ka-Pixie para ngayong March 21, 2022 para sa lahat ng zodiac signs. Ito yung general reading lang so hindi siya mag-resonate sa lahat. Ito yung oracle deck na gagamitin natin. Bubuno tayo ng isang oracle card, bawat isang zodiac sign para sa inyong daily message. So, mag-start ako sa Capricorn mga ka-Pixie. Palagi ako nagsisimula sa Capricorn. Ang mensahe na to ay para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, ito ang message para sa inyo. Endings and beginnings. Goddess Kali, mga ka-Pixie, the old must be released so that the new can enter. So, ibig sabihin nito mga ka-Pixie na it's time to let go, to release of the old cycles, old patterns sa buhay natin para mabigyan ng daan, no? Yung mga bagong pagkakataon, mga bagong opportunity sa buhay natin, bagong cycle, no? So, yung past, it's already in the past mga ka-Pixie, and what we can do about the past is yung mga lessons na natutunan natin doon, make sure na gamitin natin siya para sa ating advantage, no? Yung mga lessons na natutunan, and it's time for us to create new beginnings mga ka-Pixie, magsimula ng bago, maging excited sa bagong adventure sa buhay nyo, and it's gonna be a very nice opportunity to start again, okay? Every day is a brand new day to start a new opportunity in your life, okay? So, yan ang message for Capricorn. Pasensya na kayo sa tunog ng welding, no? Nag-renovate ng bahay, yung kapit-bahay namin. Ang next na mensahe is for Aquarius, mga ka-Pixie. Ito ay para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Again, pasensya na kayo sa tunog ng welding sa kapitbahay kasi may nagko-construction dito. So, Aquarius, ito ang message para sa inyo. Independent, Goddess Bast, your independence is a foundation for your strength and success. Maganda naman yung pagiging independent mga ka-Pixie, no? Kasi hindi kayo nagre-rely sa ibang tao. Ibig sabihin na marunong kayong tumayo sa inyong sariling paa mga ka-Pixie. Ini-encourage kayo na matuto kayong tumayo sa inyong sariling mga paa para hindi kayo palaging umaasa sa tulong ng ibang tao. Hindi kayo nagiging dependent sa ibang tao. Yung pagiging independent, sabi nga dito na it's your foundation of strength and success. Once naging independent kayo, mas lalo nyo pang matututunan kung paano maging matatag, no? You can decide on your own, you can do what you want freely, diba? Na walang nagdidikta sa inyo kasi hindi kayo nagre-rely sa ibang tao. That's the beauty of being independent mga ka-Pixie, okay? So, yan ang message para sa Aquarius. No, yung next na message natin is for Pisces. Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Happy birthday sa lahat ng Pisces natin ng mga ka-Pixie. Belated and advanced. So, ito ang message para sa iyo. So, Goddess Cordelia, go outside. You have been indoors too long. Go outside and get some fresh air. Especially, Pisces, now it's time for you to celebrate and enjoy your season, no? So, yeah, mga ka-Pixie, as long as safe sa lugar nyo, as long as nag-follow kayo ng safety protocols, mga ka-Pixie, and health protocols, no? And sana fully vaccinated na kayo with booster and all para maiwasan yung pagkahawa, diba, ng COVID. It's time to go outside mga ka-Pixie. We've been indoors for too long dahil nasa pandemic, no? It's time to refresh, diba? Unwind, ganyan. Gather new inspiration sa paglabas nyo. And go outside mga ka-Pixie. Alright, and then yung next message natin is para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang mensahe na tayo para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Pasensya na kayo sa tunog ng welding mga ka-Pixie kasi may nagko-construction sa lugar namin. So,
Goddess Irene, peace. There is no need to worry as everything is working out beautifully. Isa to sa mga cards na gustong-gusto ko dito sa deck na to, no? Kasi peace is what? Kapayapaan ay kayamanan, no? Sa panahon ngayon na sobrang dami na ng gulo, sobrang feeling ko mas dominant yung negative energy sa mundo versus positive energy, no? Kailangan natin ng kapayapaan, di ba? So, if everyone of us is observing peace and happiness, no, we will energetically vibrate it and magkakahawa-hawa yan. So, sana each and everyone is vibrating in this kind of frequency. Pero for you, Aries, no, yeah, wala kang kailangan ipag-alala. Everything is working out beautifully para sa'yo. Everything is working in your favor. Yan yung palagi mong iisipin, mga kapiksi, para hindi ka mag-stress and mag-worry. Palagi kang ginagabayan ng iyong mga gabay. Alright? So, ang next na mensahe natin is for Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ito'y para sa Taurus, mga kapiksi. Ang next na message natin is for Taurus. We have Goddess Green Tara. Start delegating. Ask others, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. Mga kapiksi, kung kailangan natin ng tulong sa ibang tao, huwag tayong mahiyang humingi ng tulong sa kanila. Diba? Mayroon nga kasabihan na two heads are better than one. So, if you want to go, ano ba yung sabi na, if you want to go fast, do it alone. If you want to go far, parang do it within a team, okay? So, and sa buhay natin, no, if you are going to look dun sa long-term na goal, mas gusto natin yung mas malayo yung nararating natin. So, mas maganda na maraming taong tumutulong sa atin, di ba? We are coordinating with them, cooperating with them para matulungan tayo, no? So, manghingi tayo ng tulong sa ibang tao, mga kapiksi, para mas malayo pa yung marating natin, okay? And hindi mo kailangan magdusa, mag-suffer on your own kung pwede namang may ibang taong tumulong sa'yo, okay? So, yeah. And yung next na message natin is for Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang mensahe na to is para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, Gemini, ito ang message para sa'yo. Goddess Maeve, cycles and rhythm, honor the cycles of your body, energy, levels, and emotions. Yung emotions mo, mga kapiksi, ang magdidikta sa'yo if there is something wrong with the way you think, no? Kasi your emotions are being influenced by your thoughts. Ibig sabihin, kung ano yung nararamdaman mo, yun ay nakadepende sa kung ano yung iniisip mo. So, kung pangit yung nararamdaman mo, mga kapiksi, sorry, unahin muna natin yung maganda. Kung maganda yung nararamdaman mo, okay lang yan. Kasi ibig sabihin, you are in the right pattern of thoughts. Tama yung iniisip mo, aligned with the source, and definitely maganda rin yung mangyayari sa buhay mo. But if you are feeling down, kapag negative yung nararamdaman mo, that's the way, no, na you should pay attention to your emotions. Kasi ibig sabihin, there's something wrong with what's going on in your head. Hindi ka pwede mag-isip ng maganda tapos pangat yung nararamdaman mo, di ba? Kapag pangat nararamdaman mo, ibig sabihin pangat yung iniisip mo. So, you should cut the pattern of your thoughts. Putulin mo yung pattern of thoughts mo para mag-shift ka into positive. That's why sinasabi dito na honor the cycles of your body, energy levels, and emotions. Gamitin mo siyang feedback that there is something right or something wrong with the way you think, no? Kasi that's going to influence your future, okay? That's what's going to create your reality, okay? So, yan ang message for Gemini. Yung susunod natin mensahe, mga kapiksi, is para sa Cancer. And mensahe na is for Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Goddess Brigitte, don't back down. Stand up for what you believe is right. Claim what is yours, mga kapiksi. Huwag kayong basta-basta magpapatalo, diba? Stand
stand up for what you believe is right. What you believe is yours, it's yours. What you believe is right, no? Mga kapiksi, so huwag kayong basta-basta magpapatalo sa ibang tao. Not to the extent na makikipag-away kayo, it doesn't mean that way, no? Pero what is yours, you have to claim it, you have to declare that it's yours. Huwag mong basta-basta hayaan na maagaw sa'yo, yan ng ibang tao, okay? You stand up firm, stand up for your own beliefs, mga kapiksi, okay? Hindi mo kailangang magpadikta sa ibang tao, okay? So, yan ang message for Cancer. Ang susunod nating mensahe is for Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang mensahe nito is para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Mother Mary, expect a miracle. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. Very important, mga kapiksi, yung pagkakaroon ng faith. Tiwala pa rin ang palataya, especially if you are praying, okay? Kasi pag nagdadasal ka, ano pang sense ng ginagawa mong pagdadasal kung hindi ka naman naniniwala na i-grant sa'yo yung mga pinagdadasal mo, diba? So, very, very important na magkaroon kayo ng pagtitiwala at pananampalataya sa mga bagay na pinagdadasal nyo and i-expect nyo, no, na it's going to be answered, it's being heard, it's going to be answered, and you're going to see movement or results in your physical reality. Okay? So, yeah, that's the message for Leo. Ang susunod na mensahe is para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, ito ay mensahe para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, Leo, we have Goddess Aang, Leap of Faith, mga kapiksi, take a risk and put your heart's true desire into action. In short, kung anong nasa puso mo, sundin mo, mga kapiksi, again, no, take that small step of a new beginning para sa'yo. Hindi mo malalaman yung resulta kung hindi mo susubukan, diba? So, huwag kang mag-give up kung hindi mo pa nasusubukan. Ang importante is magsimula ka. No matter how big or no matter how small, kahit gaano kaliit yung nasimulan mo, mga kapiksi, ang importante is nagsimula ka and you're following your heart's desire, okay? The universe has your back, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Ang susunod na message natin is para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito ay para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang message na to ay para sa Libra. Wow! Butter, ito yung isa pa to sa mga gusto ko dito sa deck na to, no? Butterfly Maiden, transformation, changes, pagbabago. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessing. So, yeah, mga kapiksi, there's going to be an enormous change, no? Malaking pagbabago sa buhay mo, 'di ba? Kagaya ng nung butterfly, 'di ba? Bago siya naging makulay na, paro-paro ang dami niyang stages na pinagdaanan sa buhay niya, 'di ba? Simula nung pagiging caterpillar niya or itlog niya hanggang sa naging caterpillar siya, hanggang sa naging butterfly siya. 'Di ba? Sobrang daming stages, sobrang hirap kaya sobrang sakit para sa kanila, no, yung magpil-pil ng mga balat-balat nila, 'di ba? Until such time na maging magandang bulaklak sila. So, ganun din tayo, mga kapiksi, no? Isipin nyo na lang na yung mga challenges or paghihiram nyo sa buhay, yun yung mga stages na kailangan yung pagdaanan in order for you to be transformed into somebody na mas malakas, mas strong, mas independent, mas reliable, diba? Mas kapakita-kinabang, diba? So, yeah. So, yeah, napakagandang pagbabago ang nag-aantay sa'yo, Libra. Ang next na message natin is for Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Oops.
Alright? God is faithful, bold, mga kapixie, unleash your adventurous side, take risks, and be daring. Ibig sabihin nito mga kapixie, maging matapang kayo sa pagsugal, no? Sa paggawa ng mga bagong bagay sa buhay nyo. Kasi diba, you cannot see different results if you are doing the same thing over and over and over again. No? Kung okay lang sa'yo yung resulta na nakukuha mo right now sa buhay mo, then why not go ahead and be persistent sa ginagawa mo. Pero if you want to take a step further or kung gusto mong magbago yung daloy ng buhay mo, di ba, you have to take other actions. Na ibig sabihin, kailangan may gawin ka na kakaiba sa ginagawa mo, and you have to be bold, you have to be daring, you have to take that risk, no? Para makita mo yung bagong resulta na hinahanap mo, alright? So, yan ang message for you, Scorpio. And then, yung last message natin is para sa Sagittarius, mga kapiksi. Ang mensahe na to ay para sa Sagittarius at Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, we have Goddess Kuan Yin, compassion, release judgments about yourself and others, and focus on the love and light that is within everyone. This is pagkakaroon ng mabuting puso, mapagpatawad na puso, mapagmahal na puso, mga kapiksi, malambot na puso, no? Huwag tayo masyadong matigas, huwag masyadong ma-pride, huwag masyadong ma-ego, mga kapiksi, kailangan matuto tayong mapagkumbaba, mapag-intindi sa ating mga kapwa-tao, and ganun din sa sarili natin, no? Huwag din natin, don't be hard on ourselves as well, yung mga negative self-talk na, ko. It's going to do damage to yourself, mga kapiksi. Dapat you are always operating on the frequency of love, mga kapiksi, no? Para yun talaga yung, para yun at yun din yung ma-attract nyo sa buhay nyo if you are vibrating the frequency of love. Diba? Puro pagmamahal, puro kapayapaan, puro kasiyahan lang yung mamamayani sa ating buhay. So make sure na you are having your compassionate heart, okay? Alright, so yan ang ating overall reading, mga kapiksi, para sa episode na to for daily. Ngayong March 21, let me know if nakaresonate kayo or hindi. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Para sa iba pang tarot readings, pwede kayo mag-subscribe sa ating, mag-like and follow sa ating Facebook page. Ibang tarot readings naman yun nandun. Meron din tayo mga live readings sa Facebook page natin, mga kapiksi. Alright, thank you for liking, sharing, and subscribing to our channel. And abangan nyo pa po yung mga susunod nating episodes dito sa Pinoy Pixie tayo. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.